Tama si Kara. Pero hindi magiging madaling lahat ng to. Kinakabahan ko pa kung anong mangyari kay Lucille. Matagal na siya hindi nakakainom ng gamot niya. Naalala ko, mahirap po ito para sa inyo. Kaya nagpapasalamat po kami sa inyo. Maraming salamat po, ah. Gusto ko lang maligtas ang anak ko. From herself. Abay po sa atin ng Diyos. Naligtas si Kare. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Kailangan matupad ang lahat nasa plano natin. Alam ko na si Mami lang may alam kung nasan si Alex. At siya lang ho yung magiging susi para mahuli natin si Alex. Oo. Kailangan natin masigurado na niwala siya na patay ka na talaga. Yun lang yun. Umaasa ako na sa plano natin matapos ang lahat ng to. Sana wala mapahamak. Ang kinakailangan lang naman natin na may papalabas si Lucille, di ba? Lahat tayo sumang-ayon sa planong ito. Sana lang ho magtagumpay ho kami ni Sarah sa pinaplano ho namin. Napaniwalain sila na talagang patay na ako. Gawin yung peking burol na yon. Sigurado ko darating at darating si Mommy. Hindi niya ako matitiis. Lalo na kapag nalaman yung patay na ako. At kapag lumabas siya, kailangan masabi niya sa atin kung nasan si Alex. Dahil kung hindi, baliwala lahat itong ginagawa natin. Hindi nasabi sa akin ni Lucille kung saan nagtatakbo si Alex. Pero nung malaman niyang patay na si Kara, she was very devastated. Eh, kung emotional si Lucille na yun, maaaring hindi na siya mag-iingat sa kilos niya. At mas madali para sa atin na mahuli siya. Lola, pasensya na mo kayo. Alam ko kung mahirap po ito para sa inyo. Pero pasensya na rin po talaga. Kailangan naman natin gawin ito. Kailangan niyo magtagumpay, anak. Kailangan magtagumpay ng plano natin dahil hindi ko na kayang manatili pa sa lugar na ito. Hindi ko kaya isipin na wala ang isa sa inyo. Mawag ko kayo mag-alala. Ngayon lang naman ho ito eh. Isa pa, kita niyo naman si Kara buhay na buhay. Buhay na buhay kaming dalawa. At nagtutulungan kami para matugis na yung Alex na yan. Magtitiis lang talaga tayo. Dahil ito lang yung tanging paraan para matapos ang kasama ni Alex. Kara. Sara, bakit ikaw nagdala niyan? Nasaan si Andy? Eh, pinahatid ko na si Mama. Kailangan na rin magpahinga nun. Ay, naku. Kayong lahat kailangan niya magpahinga. Saka kung may mga kailangan ka pa, sabihin mo lang sa akin, ha? Sana komportable ka dyan sa dinala ko.
Uy. Ano to? Bakit? Wala. Kanina ka pa gusto talagang gawin to. Maraming salamat sa pagligtas mo sa akin. Hindi ko alam kung paano pa ako magpapasalamat sa'yo. Ano ka ba? Ito naman para naman tong others eh. Buti na nga lang dumating ako. Naku, iris-iris na nga yun. Basta buti na lang dumating ako kasi hindi ko alam kung anong gagawin ko pag nawala ka. Parang ano, parang ikakawasa ko, parang ikakapaliw ko. O kaya, parang ikakamatay ko. Pero sana nandito ako ng dahil sa'yo. Alam mo ba, naalala ko nun? Galit na galit ako sa'yo. Mas gusto ko talagang mawala ako sa buhay ko. Kasi lahat sila nakatutok sa'yo, attention sa'yo, yung pagmamahal sa'yo. Pero ikaw, kahit na anong ginawa ko sa'yo, kahit na dami-dami kong kasalanan yung pagmamahal mo sa'kin, hindi nagbago. Sana hindi rin ako perpekto. Marami akong nagawa na nakasakit, saka napagpahirap sa'yo. Pero kahit na anong nangyari sa atin, anong away, anong gulo, andito pa rin magkasama tayo. Sana iisa tayo. Ikaw ay ako. Ako ay ikaw. At kahit na anong mangyari, wala makakapagpabago na. Makinig ka mabuti ah. First time ko lang sasabihin ito. Mahal na mahal kita. Hindi ko kaya mawala ka kakambal ko. Mahal na mahal din kita, Sarah. Makita man sa akin na pupunta ako dito. Di ba? Para maisip talaga nila na may nangyari kay Kara. Kamusta na ba si Kara? Ayun, maayos naman na nagtatago. Pero alam mo sana magpakita na talaga yung Lucille na yan eh. Bakit lang ganito yung eksena? Bigat-bigat sa dibdib. Oo naman. Mahirap talaga mawala ng mahal sa buhay. Mabuti na lang walang masamang nangyari kay Kara at sa'yo. Oo naman, no? Ano ka ba naman? Dami-dami naman kapahama ka nangyari sa akin, pero di ba, dito pa rin ako. May isang pusa naman talaga yata ako, eh. Pero, Sarah, dapat nag-iingat ka pa rin. Kung nagawa ni Alex kay Kara yun, hindi imposibleng pwede niyang gawin sa'yo. Ano mo, subukan lang niya. Dahil sisiguraduhin kong una siya paglalamayan bago ako. Sarah, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Ano kung hindi naman ako natatakot mamatay, eh? Isa pa, ayoko lang naman yung mamatay ako na hindi ko natatapos yung kasama ng Alex na yun. Lahat naman tayo, doon din naman ang punta natin. Alam ko naman eh. Kahit ako, hindi ako takot mamatay. Ayoko lang mangyari, mamamatay ako na hindi ko kasama yung mga taong mahal ko sa buhay. Yung hindi ko kasama yung mga magulang ko, mga kaibigan ko, at saka... ikaw. Ako, Edward. Sarah, seryoso ako. Ayoko mawala sa mundo na hindi kita kasama. Ayoko may masamang mangyari sa'yo. At gaya na lagi ko sinasabi, Sarah, andito ako. Andito ako para ilayo ka sa lahat ng kapahamakan. Ito na ang tamang pagkakataon para bawiin natin si JR. Ituloy niyo lang yung pagmamanman sa kanila, ha? Ma'am, sabi po nung kasamahan ko, hindi nila nakikita si JR pati yung mga bata doon sa burol. Malamang nasa bahay lang. Eh di doon yung sila puntahan sa bahay. Mahirap ba yan? Basta gawin niyo ang lahat ng magagawa ninyo para maibalik sa akin ang anak ko. Naiintindihan mo? Opo. Lucille, saan ka pupunta? Gusto ko makita ang anak ko. Ano? Tinutupak ka na naman ba? Ano sa tingin mo, ganun lang yung kadali?
Nahahayaan ka na lang nilang basta lumapit sa bangkay ni Kara? Wala akong pakialam. Basta gusto ko makita ang anak ko. Kailangan ako ni Kara. Okay. So, kung pupuntahan mo siya, saan yan? Saan ka pupunta? Sabihin mo ko saan siya nakaburol ngayon. Para ko sabihin ko sa'yo. Ayoko. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Lucille! Lucille, sandali! Hello. Adolfo. Sama mo si Lucille. Sige na. Nating manggulo yung babaeng yun dun habang kinukuha natin ang anak ko. Gamitin natin ang kabaliwan niya para mas madali nating makuha si JR. Laura. Ma'am Barbara, nandito na pala kayo. Nakapag-almusal na ho ba kayo? I'm fine. Tsaka ako meron. Sige. Andy, pwedeng ikuha mo ng tsaa si Ma'am Barbara? Ay, sige pa, tita. Puho kayo. Nahihirapan pa rin akong tignan yung kabahong na yan. Ni sa hinuha ko, hindi ko maisip na maglilibing ako ng anak. Yan pala talaga yung bangungot na isang magulang, ano? Ma'am Barbara? May balita na ba kay Lucille? Wala pa po. Naka-alerto naman po ang mga pulis. Eh sa inyo po, tumawag na ba siya ulit? Hindi na siya tumawag ulit. Unreachable na rin yung number na kinamit ko. Matamag ako naghintay sa kanya. Pero hindi na siya tumawag. Sana tumawag ang anak ko para makuusap ko siya. Alam ko, wala na siyang pinapakinggan. Pero maasa pa rin ako na mapapakiusapan ko siya. Sana sumuko na lang siya ng maayos. Hindi ko nakakayanin kapag may masamang nangyari sa kanya. Napakarami na niyang hirap na pinagdaanan. Ma'am Barbara, humihingi po ako ng tawad sa inyo. Parte rin po ako kung bakit nagkaganyan si Lucille, kung bakit ganyan na sinabi niya. Kung hindi ko po nakilala si Antonio na wala lahat ay sa sitwasyong ito, patawarin niyo po ako, ha? Walang araw na hindi ko sinisi ang sarili ko. Ako ang naglagay sa anak ko sa sitwasyong ito. Ginawa ko ang lahat para sa kanya. Pero parang napakaraming mali akong nagawa. Nag-iisa ko siyang anak. Sabi ko ako bilang isang ina. Hindi po. Sigurado ho ako na ginawa ninyo ang lahat para maparamdam sa kanya na mahal niyo siya. Ma'am Barbara, kung meron ho akong natutunan bilang ina, minsan talaga nagmamahal tayo ng sobra-sobra na halos makalimutan na natin natin mga sarili, di po ba? Kung ano man ang pinagdadaanan natin ng mga anak natin, alam ko ang pagmamahal lang natin para sa isa't isa ang makakapagligtas sa lahat. Kaya, Mayura, nakikiusap ako kapag dumating si Lucille, kapag sumuko na siya, kapag nahuli na siya. Sana huwag masaktan ang anak ko. Kung anuman ang nagawa niya, hindi niya yung inusto. She's not well. Masyadong tao. Parang wala nagbabantay. Eh, di mabuti. Mas mapapadali yung trabaho mo. Tandaan mo, huwag kang lalabas nang hindi kasama si JR. Bili ni Ma'am Alex, huwag na huwag tayong papalpak. Walang palpak to. Maning-mani. Sige na, tatawagan na lang kita kapag dala ko na yung bata. Sige.
Kumusta na po sila doon? Naghihintay pa nga rin ako ng tawag mula kay Kuya Andy. Pero alam mo, Becca, dapat magpahinga ka lang, ha? Huwag ka na mag-alala. Ayos lang sila doon. Nag-aalala ba kayo para sa kanila? Medyo po, ate. Baka po may mangyaring masama sa kanila doon, eh. Ana, huwag ka na masyadong mag-alala. Doon naman si Mama at Nanay, eh. Doon pa si Tatay, Lola at Tito Andy. Sigurado ako hindi nila po mabayaan na sa't isa. Tama, at saka madaming pulis na nagbabantay sa kanila. Kaya dapat huwag tayong mag-alala. Walang mangyayaring masama sa kanila, okay? Hello, Chief. Sarah, tagumpay yung entrapment dito sa bahay nyo. Nahuli ng mga tauhan ko yung isang tauhan ni Alex. Talaga ho? Pero huwag muna kayong pupunta rito. Magmamanman pa kami sa paligid. Pag clear na, tatawagan kita. Sige ho, sige ho. Sarah, ano yung problema ba? Hindi. Si Chief tumawag sa akin. May nahuli daw tauhan ni Alex doon sa bahay. Pupunta na ako doon ngayon. Teka lang, Sarah. Huwag na. Huwag na lang. Ano ang hindi ka ba pwede? Wala kasama si Karen dito. Paano ako dumating yung Lucille? Kailangan ni Karen ang kasama at ikaw yun. Sarah, sasamahan kita. Seb, huwag ka na mag-alala sa kanya. Okay, sige. Pero tawagan niyo ko if you have any updates. Sarah, please promise me. Mag-iingat kayo. Oo, oh, mag-iingat kami. Kayo rin ni Karen, mag-iingat kayo. Tara, Sarah. JR, nandito na ang Nancy. It's time for your milk. Naku, Nancy, sakto ang dating mo. Gutom na itong si JR. Ay, naku. Memorize ko na ang schedule niya kung kailan siya nagugutom, kung kailan siya inaantok, at kung kailan niya gusto makipaglaro. O, ayan. O, tanggalin mo na yung ano. Ito ng daddy ng paano mo. At speaking of schedule, Becca, inaapo. It's time for your medicine. Ay, lang siya ako na po dyan. Ay? Very good ka dyan, Hana. Dapat ganyan. Tutulungan mo ako na alagaan si Becca, ha? Opo, para bumilis na agad gumaling si ate. Tapos, mag-aaral na kaming dalawa. Maglalaro kami. Tapos, mamamasyal kami. Di ba, ate? Tama. Oo naman. Sa dami nag-aalaga sa akin, sigurado ako gagaling ako kaagad. Nangshi, bakit po kayo nalulungkot? Wala, inaapo ah. Iniisip ko lang kasi sana gumaling na talaga si Becca at saka mawala na yung mga problema natin lahat. Nangshi, gagaling naman po ako eh. Kasi po hindi niya ako pinapabayaan. Sinanay nga po gumaling noon. Alam ko po gagaling po ako. Tapos po mapipray na lang ako. Alam ko po, hindi po ako pinapabayaan ni Papa God. At hindi niya rin po tayo pinapabayaan kasi po mababait tayong lahat. Oo nga naman, Nancy. Alam mo, dapat manalig lang tayo na magiging maayos rin naman ang lahat, di ba? Nancy, alam ko na. Sabay-sabay tayo mag-pray. Tapos ipapray natin sa Ate Becca. Tapos ang buo natin pamilya, di ba? Tama yan. Sige, tapos ipapray na rin natin na makauwi na tayo sa bahay natin, ha? Mabuti pa, Becca, inaapo, ikaw na yung mag-lead ng prayer. Sige na. Thank you, Father. Becca. Ay! Becca! Becca! Doon na ka dyan, Ana! Becca! 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 Ano na nangyari sa'yo, inaapo? Becca! Becca! Ate! Ma'am, nandiyan ako yung borol. Ihinto po ba tayo? Diretso mo lang. Pero dahan-dahan ka lang, ha? Bantay po.
Nandito na ang mami mo. Bakit mo ako iniwan, Kara? Bakit ba kasama ka na?